Mommies, lalo na sa ating mga first-time mom, nandito tayo ngayon sa positioning ng breastfeeding. Meron tayong pillow. Kung meron kayong pillow na nursing pillow, mas maganda rin. Kasi at least, mas mailalagay mo talaga yon sa body mo. Lapat talaga sa katawan mo at mauunanan, makakasupport para sa katawan ni baby. Pero kung wala kayo nun, okay na rin yung ganitong pillow. Para lang may support sa katawan ni baby at sa iyong kamay. First na gagawin natin ay ang cradle hold position. Okay. So, ito yung pahili o paduyan kung sa Tagalog na position. Ngayon, ang unang gagawin po natin ay yung kamay ni baby dadalhin natin dito sa side. Dapat nasa side, hindi naiipit at hindi nakatihaya. Importante, komportable ang katawan ni baby at ikaw din ay komportable ka rin. So, here, ilalagay natin dito yung kamay. Hahawakan natin si baby. Dito natin ilalagay at hindi sa pulso. Kadalasan sa mga baby, sa palad nakahiga. So, mahihirapan si mommy, mahihirapan din lalo si baby. Pwedeng lumusot si baby papaloob. Ngunit, pag ilalagay natin dito si baby, ayan kung titingnan ninyo, naka-extend ang head ni baby sa arm. Dito, hindi nakaganyan. Mag-ibang mommy, nakaganyan din. So, mali yan. Again, nandito si baby, ang kamay nasa puwet, sa lungkit-kit, at ang arm nakadikit. Okay? Dikit. Kung nakahug ka kay baby, si baby din ay naka-embrace sa'yo. Ngayon, magpapa-breastfed na tayo. So, ito yung breast. Pag hahawakan mo si breast, ay naka-C-hold position. Kasi hold. So, itong index finger ay malayo sa areola. Ngunit, ang thumb ay medyo malapit-lapit sa areola. Si baby ay tummy to tummy at ang nipple ni mommy ay naka-aim sa nose. Hindi paturo sa bibig. Kasi pagka once na paturo agad sa bibig ni baby, ang mangyayari, shallow yung latch. Nipple lang ang makukuha. Unlike pagka naka- aim sa nose, ang lower lip ni baby ay nakaturo o nakadikit dito sa may ilalim ng areola at yung chin ay dikit na dikit din sa ilalim ng areola. So, ibig sabihin, pag bumuka ang bibig ni baby, makukuha niya yung big part ng areola sa ilalim. And then, hindi dapat magiging hadlang ang index finger, so dapat nasa ilalim ng breast at yung thumb ay malapit sa may areola sa taas and push in. Ipagpalagay na natin na bumuka na yung bibig ni baby. So, ipupush in mo. Bumuka na yung bibig ni baby, makakapasok yan. Okay? So, ganyan ang pag-offer. Next, ay pupunta tayo sa cross cradle position. Ang cross cradle position ay halos kasing tulad din lang siya ng cradle hold position. Ngunit, imbes na ganito yung hawak ni mommy at ito yung pang-offer dito sa breast, ngayon, itong kamay na pang-offer sa breast ay dito na ipanghahawak sa katawan ni baby. Hindi po dito ang hawak, okay? Kung hindi, dito sa may neck, ibaba ng ulo ni baby, sa neck at dito sa likod. At ulit, ang kamay ay naka-embrace pa din. Nakaharap ang chan ni baby sa chan ni mommy. At ang kamay na ito, na kanina ay nakasupport sa katawan ni baby, ngayon, yun naman ang pang-offer sa breast. So, again, yung index finger ay nasa malayo sa may areola. Halos nandito na sa base ng breast. At ang isang finger, yung thumb, ay medyo nasa mas malapit sa may taas ng areola. Para pag once na i-offer kay baby, ito gagamitin, mas malapit. Ayan. Mas mai-slide papaloob sa bibig ni baby. Okay, ito yung breast. Again, ang hawak natin, si hold position, nakaturo na naman doon sa nose ni baby at ang kanyang chin ay dikit dito sa ilalim ng breast at yung kanyang lower lip ay nakapwesto sa may ilalim ng areola. So, ang aking index finger malayo, hindi nandito. Okay? At ang thumb ay nandito sa taas and then push in. Okay? Pagpalagay na natin na bumuka na yung bibig ni baby, ayun, mas makukuha ni baby yung big part ng areola sa
ilalim. So, ito yung cross cradle position. So, ngayon, pagka once na nahihirapan si baby kunin yung breast, ididikit lang ito, magmove yung arm, ididikit yung katawan ni baby papalapit lalo sa'yo para mas maging malapit, mas lapat yung bibig ni baby. Okay? Katulad din sa cradle hold position, didikit ang katawan ni baby habang ino-offer mo yung breast papunta sa kanya. Okay, next na position ay yung football hold position. So, ang football hold position, kung ang ating pillow ay nandito, ngayon ilalagay natin dito sa side. Okay? So, naku mga mami, medyo hirap lang yung aking pwesto dito. Sabihin na natin na meron ditong nasa bed kayo. Nandito po sa side. At kanina pala kung mapapansin ninyo, hindi na nakalapat yung katawan ni baby dito. Pwede kayong mag-add ng another pillow o kaya ang ni-roll na towel para pang-add lang ng taas, no, ng pillow. Mag-add lang para merong makakapagbigay ng support dito sa arm ni mommy, sa arm mo. Ngayon, kung halimbawa kaya mo naman, kahit hindi mo kailangan ng pillow, ang importante lang ay si baby ay madala mo. So, ibig sabihin, nagmo-move yung arm mo. Okay? Ito naman, nagmo-move. Hindi yung ikaw yung pupunta kay baby. Kasi kung ikaw ang pupunta kay baby, masakit sa likod. So, ang arm mo, yun, ang magdadala kay baby papalapit. Ang arm mo, yun yung magdadala kay baby palapit. Okay? So, hindi ikaw ang yuyuko papunta kay baby at lalong hindi si baby titihaya at ililingon ang ulo paharap sa breast. Mahirap yan for baby. Dapat ang buong body niya ang nakaharap sa iyo. Punta na tayo dito sa football hold position. This time, ang pillow ay nasa gilid mo. Dikit sa iyo. Hindi mababa. Kasi kung mababa, malayo kay baby yung breast. So, kinakailangan malapit sa breast, mataas ang pillow para mas madaling makapag-latch si baby. So, ang kamay niya hindi nandito kung hindi naka-embrace dito. At ang hawak, hindi dito sa head kung hindi dito pa rin sa may nape, neck, at likod. Okay? Nakasupport itong arm. And then, si baby hindi siya malayo sa breast. Kung hindi, pag ganyan ang pag-breastfed niya, maiipit yung ilong. Kinakailangan si baby, ito yung makukuha niya sa side na areola. Alright? Ang bibig ni baby ay nandito, yung lower lip ng bibig ni baby sa gilid ng areola. Yung chin, dikit dito sa breast. At ang pag mag-offer ka ng breast kay baby, kung kaya mong paganyan, okay lang. Pero medyo mahirap para sa ibang mommy. Pagpaganito naman, pwede itong makasagabal sa chin ni baby. So, isa sa pinaka mas mabilis na makuha ni baby yung breast nang mas maayos, mas makakuha siya ng tamang latch, ito ay pwedeng paganito. Ayan. And then, ito, ibibigay mo here. So, si baby, dinadala mo. Hindi ikaw ang pupunta kay baby. Si baby ang dadalhin mo. Nagmo-move yung arm mo and then over. Okay, so, gagamit ulit tayo ng breast. Here, pag ganito, ang pag-offer mo ay pag ganyan. Okay? Pag ganito. Ang next na position natin ay yung koala hold position. So, yung koala hold position or yung Japanese hold position ay si baby naka-upo dito sa may lap mo. Pasensya na ha, naka-short ako ng maiksi. Huwag nyo nang pansinin mga mommy. So, si baby, pwedeng naka-Indian seat siya. Okay lang yun. Dahil nasa loob siya ng chan mo, naka-bend naman yung kanyang paa. Nakakatulong yun para sa kanya din na maging ano siya, maging komportable. Or kung mahaba naman yung legs ni baby, pwede siyang nakaganito. Yan. Pero kung mahirap para sa baby, naka-bend yung paa niya. And then, ang hawak mo ay, again, hindi ulit sa head, kung hindi dito sa ibaba ng head ni baby, sa neck, at dito sa back, nakasupport. And then, ang offer mo, si baby, kahit nakaganyan, free lang ang kanyang kamay. Okay, ito si breast. So, ang hawak mo, naka-C-hold position ka. And then,
Nakaturo yung nipple sa nose, nakadikit yung chin sa ilalim ng breast, nakaposisyon or nakatapat yung lower lip ni baby sa ibabang bahagi ng areola. And then, push in. Ipagpalagay na natin na bumuka na yung bibig ni baby, push in. Okay? And then, si baby ay dadalhin mo closer. Again, yung katawan ang dadalhin, hindi yung head ang dadalhin papalapit sa'yo. Yung body ni baby. At situate na yung kanyang head ay nakatingala, nakatilt a bit. Para ang mas dikit ay yung bibig, hindi ang ilong. So, ganun din sa kanina sa cradle hold position, yung leeg niya ay nakatingala, okay, nakatingala. Ganun din sa cross cradle, okay, nakatingala, hindi pa ganyan, alright? So, next na position natin ay yung side lying position. So, dito sa side lying position, tayo ay nakahiga patagilid. At si baby din ay nakaharap patagilid papunta sa atin. Meron ako ditong dalawang pillow. Mas maganda kasi pagka mas mataas ang pillow. Unlike pag-iisang pillow lang, tingnan nyo mami, pag-iisang pillow lang, hindi mo makikita si baby, kailangan mong itukod ang iyong siko at nakakangawit. Unlike pag dalawa yung pillow na gagamitin mo, mas komportable. So, mas komportable ka, ang kamay mo, pwede mong gamitin pa ganyan o pwedeng pataas. At si baby, ay ihaharap ko na sa akin. So, tummy to tummy. At si baby, hindi siya uunan ha. Ayan. Over. There. So, pwede kang maglagay ng support dito sa likuran ni baby. Pero dito lang sa may baba lang ng likod niya. Hindi hanggang dito, dito lang sa baba. Para pagka si baby tapos na siyang kumain, pag i-atras niya yung kanyang head, merong space dito. Din tayong isa pang position, yung laid back position. As a laid back position, mataas pa rin yung pillow, maharap si mommy, at si baby ay dinala natin dito sa ibabaw ng ating tiyan. So, pwede mong hawakan si baby dito para iposisyon at pwede kang maglagay ng pillow dito sa side para merong support yung kamay mo. At itong kamay mo ay pang support dito sa katawan ni baby. So si baby pwedeng nandito siya sa gilid, okay, or pwede rin nakakross siya ng paganyan. Ngayon kung nahihirapan ka na iposisyon si baby, nandito si baby, pwede mong hawakan yung gilid ng torso niya, ng katawan niya, paganyan, and then, dito, itatapat mo dito sa may breast. Okay? At, support yung likod, and then, iaayos yung head, at over yung breast. Okay? So, same pa din, sana si breast ko, ito pala si aking breast, paghahawakan mo, ay ganun pa din. Naka-C-hold position, and then, over mo, aim sa nose, at dikit ang chin sa ibabang bahagi ng breast, at ang lower lip ay nakatapat sa ilalim ng areola. Kung mababa pa itong pillow na to for you, pwede mo pang dagdagan. Komportableng pwesto, mas maganda. Okay? Pwede kang maglagay sa paa ng unan. Para komportable kayo ni baby. Alright, mga mommy? Thank you so much!